Sa pagpapatuloy ng impeachment trial kahapon, lumabas na maraming pagkakaiba sa kopya ng prosekusyon sa original bank documents ni Chief Justice Renato Corona sa PS Bank. Ang suspecho ngayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa Anti-Money Laundering Council galing ang kopya ng prosekusyon. At bago pa man daw kasi impeachment complaint laban kay Corona, nagka-access na ang BSP at AMLAC sa bank accounts ni Corona para sa isinagawa nitong audit. Balita hatid ni Connie Sison. Idinetalye ang mga pagkakaiba sa bank documents ni Chief Justice Renato Corona sa PS Bank at sa mga photocopy na hawak ng prosekusyon. Sa testimonya ni PS Bank President Pascual Garcia III, magkatugma ang mga pangalan sa dalawang kopya ng signature specimen cards. Tama rin ang mga nakasaad na account numbers. Pero kapansin-pansin ang ilang pagkakaiba. Sa photocopy, mas makapal daw ang guhit ng mga pirma na tila ginamitan ng sign pen. May nakalagay din na salitang PEP na wala sa orihinal na kopya. Ang ibig sabihin ng PEP ay politically exposed person. Kasama ang mga ito sa 42 pang pagkakaibang inilista ng mga opisyal ng PS Bank at isinumite sa impeachment court. Pero ang palaisipan pa rin hanggang ngayon, saan nang galing ang mga dokumento? Ayon kay Garcia, nagsagawa ng audit ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa PS Bank mula September at November noong 2010. Kaya lumalabas na bukod sa mga otorisadong opisyal ng PS Bank, nasilip din ang mga kinatawan ng BSP at AMLAC ang bank documents ni Corona. Suspecha ni Senator Jinggoy Estrada, hindi PS Bank ang nag-leak ng mga dokumento. Ang suspecha ko dyan, mukhang hindi naman yata talaga ang PS Bank ang nag-leak out nitong mga documents. Dahil sinabi nung presidente, nag-audit yata ang AMLAC noong 2010, siguro may nakapag-xerox na tinago at nung pumutok ito ang impeachment trial, saka lang nilbas. Para naman kay Senator Miriam Defensor Santiago, tama ang ginawa ni PS Bank Katipunan Branch Manager Annabel Tiongson na pagtangging maglabas ng impormasyon tungkol sa Corona accounts. Pinuri niya si Tiongson sa pagsunod nito sa batas, di raw tulad ng ilang kongresista na lumabag umano dito. Raise this question with you just to assure you, since you look so miserable there on the witness stand, that what you are doing was completely correct. You are acting pursuant exactly to the language of the law, unlike a lawmaker who, although a lawmaker, was already a lawbreaker. Sa isang pahayag, iginiit ng BSP na hindi nila in-access o hiningi ang deposit account records ni Corona, kabilang ang signature cards nito. Kaya imposible raw na nakakuha sila ng kopya ng mga dokumento. Nalaman daw ng BSP na kliyente ng PS Bank si Corona matapos siyang manalo ng 1,000,000 piso sa raffle ng bangko. Kaya sinilip ng BSP ang patakaran ng PS Bank sa politically exposed persons o PEP, alinsunod pa rin sa mga regulasyon ng BSP. Nang busisiin ng AMLAC examiner ang PEP list ng PS Bank, lumabas na wala roon si Corona. Kaya inatasan daw nito ang PS Bank na ayusin ang listahan. Giit ng BSP, tanging ang pagtatama lang daw ng PEP list ang pinag-usapan ng kanilang examiner at ng PS Bank. Sa panayam naman ng GMA News sa isang opisyal ng AMLAC na tumangging mapangalanan, iginiit niyang tanging BSP at hindi sila ang nagsasagawa ng audit. Ayon kay Professor Gwen De Vera ng UP College of Law, maaaring parusahan ng mga mapapatunayang lumabag sa bank secrecy law, pero hindi ibig sabihin na isasantabi ng impeachment court ang mga ebidensyang dokumento na nakuha sa paglabag na ito. Sa akin pong pananaw, no? Kasi po, itong mga dokumento na to ay nasa sa ilalim ng proteksyon ng ating mga bank secrecy laws. May mga ilang na rin po nagpagpasyahan ang Korte Suprema na kahit nagkaroon ng paglabag sa bank secrecy law, hindi kasama dito yung pagsasaisantabi ng mga ebidensyang nakuha, no, sa paglabag na yon. Connie Sison, GMA News.